power comes great responsibility. Madulas yung damit mo. Medyo sumabit din ng kote. Pero tignan lang natin kung anong masasabi ni Ropa. Hey, Ropa! I like the outfit change. The costume change, no? Meron? Sila mo siya ba ito? Si Chris? Oo nga. Hindi ko alam. Because? Hindi ko rin alam. Ba't pa kumagay character? Ang galing, ang ganda. Ang magandang laban. Pero sa'yo kasi, ang effort ka, kasi meron kang pa-ano, di ba? Pa-costume change. I love it. At kind of medyo dress ka ng Berber-like. Hindi nga halata. Correct. Congrats. Thank you po. Salamat. Oh, Cheryl Cruz III. I like it. Kasi parang mas feeling ko nga mas bagay siya sa LDQ. Sa LOL Drag Queen. Kasi nagli-lip-sync siya. Pag-ibig niya, sumasayaw. Correct. So, and with the costume change, pinag-isipan ng performance. Salamat. I like it. Thank you po. Salamat, Sherry. Costume-wise, ang ganda ng pagkakagawa, no? Total sa ginawa mo, pasado ka sa akin. May kwento yung, kwan eh, yung sayo mo, no? So, okay. Actually, same din po kay contestant number one. Yung sayo ko po is, kwento rin po ng life ko. Kasi, sorry po ng kwento ng sayo ko is, parang gusto ko po maging superhero sa mga kapwa ko LGBT na. It's okay. Na parang natatakot po silang mag-out kasi sa ang dami po nang nanlalait na dapat hindi ka kasi magiging successful kapag laki mo, nagbakla ka. Parang gusto ko po na ako'y nandito na, go, mag-out ka, nandito ako para sa'yo, susuportahan kita. Kasi growing up po, halos onti lang din po talaga yung sumuporta sa... Alam mo, Giancarlo, walang masama sa pagiging Becky mo. Napakaraming mga Becky ngayon na sobrang successful. So, hindi go for it lang. Oh, wag lang tayo siguro magpapabuto sa iba tao. Yung kinala ko si Waki Giray. Ay, naku, kung saan man siya ngayon. Napakabait. Pero ito na lang, pakinggan natin. Becky Jo Crawford. Bakit Becky Jo na? Ay, Waki Jo pala. Becky Jo. Giancarlo, alam mo, ang ganda ng eksena mo. Hindi ka buwibitaw sa karakter mo. Tama yon, kasi sa isang interpretative dance, lalo lang sa ginawa mo, into character ka, pati yung mukha mo, hindi ko napapansin yung hingal mo sa ginagawa mo, kaya saludo ko sa'yo. Mabuhay mga LGBTQ. Thank you po. Mabuhay ang LGBTQ. Salamat. Eto naman, Manmon Ching Ching. Manmon Ching Ching Gutierrez. Maganda sinabi ni Becky Jo, nagustuhan ko. Alam mo, Giancarlo, wag mo nga ikahihiya, lalo na ikaw, ang galing-galing mo, ang ganda ng talent mo. Alam mo, Giancarlo, wala naman sa gender ang talent eh. Kahit ano pang kasarian mo, basta't may talent ka, ipakita mo sa buong mundo. Tama. At saka tama yung ginagawa nyo. Kung ano yung nararamdaman nyo sa puso nyo, yun yung ginagawa nyong dance. Diba? At least ay papahawatid nyo ng dahil sa talento nyo. Saka gusto ko nga gumawa ng contest yung bakla naman, di ba? Bakla naman ang nangingibabaw sa talento sa buong mundo. Oy, correct! Maganda yon. Maraming salamat, Mamon Ching, at sa inyo, The Germs. Eto na, boys and girls, talaga naman mauhusay kayong dalawa. Kasi ngayon na, aalamin na natin kung sino ang magiging unang finalist ng Dance Entertainment. Paano? Very simple lang. Pipili ang The Germs kung kaninong dance sila mas na-entertain. At pipila sila sa likod nyo. Yun lang yun. Pero
Para may suspense, tatakpan namin ang inyong mga mata gamit ang mga handkerchiefs na dala ng mga long beds natin. So, pakisuot lang. At ang taga-dance na pinakamaraming boto, malalaman na natin yan in a bit. Ayan na. Wala ka na nakikita? JM, wala ka na nakikita? Giancarlo, wala ka na ba nakikita? Saktong-sakto. Eto na. Ready the germs? Pilahan na yan! Malalaman na natin, JM at Giancarlo. Tanggalin nyo na ang inyong blindfolds. Congratulations, JM Papa! Ikaw ang kauna-unahang finalist ng Dance Entertainment. Maraming salamat, Giancarlo Taberno. Pero, hindi pa dyan nagtatapos ang laban, JM.